Hello, welcome sa YouTube channel ko. Ito nga pala si Edward DIY and Travel. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano magkabit ng exhaust fan pati ng ating pin light. Ayan. Di bali, itong pin light na to, napakita ko na kung paano magkabit nito dati sa last video ko. Pero paliliwanag ko pa rin sa inyo mamaya. Tapos ito rin kung paano magkabit ng kanyang salamin, itong ating pin light nga. Ayan. Tapos itong ating exhaust fan para sa ating CR o sa ating banyo, paano magkabit. Di bali, tugang switch ang gagamitin natin. Di bali, itong exhaust fan pati itong pin light ay magkasama na. Tapos yung isang pin light, may sariling switch yon. Kaya, ipakikita ko sa inyo kung paano lilinyan itong pin light at exhaust fan mamaya. Di bali, dito natin ikakabit ang ating exhaust fan pati ang ating pin light. Yung pin light, binutasan ko na kanina. Kaya exhaust fan na lang ang bubutasin natin ngayon, okay? Ngayon, bago natin ipasok itong ating exhaust fan, kailangan muna ituro ko muna sa inyo kung paano magtanggal. Di bali, yung wire clip na to, kailangan tanggalin lang natin, palusutin lang natin. Yan. Yan. Tapos yung kabila, ganun din. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang dalawang parang alambring umiipit doon sa kanya. Di bali, kung ipapasok naman natin doon sa butas na to, ayan. Di bali, yun din, ipapasok natin yung wire clip na yon para may kabit din natin siya. Kaya ikabit na natin to, okay? Ayan, kung nakikita ninyo, binubutasan ko na yung ating pinaka-kisame. Di bali, kumukuha ko ng sukat kung ano yung sentro ng pinaka-manhole natin ng CR. Kaya ako doon tinapat para maging sentro yung ating pinaka-exhaust fan. Maging balanse ang ating pagitan mula sa pader, magkabilaan. Okay? Ayan, kaya kunin nyo lang yung pinaka-sentro and then doon nyo ilagay yung exhaust fan para hindi masagawa. Huwag nyo lang ididikit sa pinaka-dingding dahil pangit tingnan. Sentro natin kung ano yung mga bagay na katabi nya, pag-sentrohin natin. Ayan. Okay? Kaya timelapse ko muna to, okay? Di bali, tapos na nga tayo magbutas ng pagkakabitan natin ng exhaust fan sa Hardiplex. Di bali, kailangan natin ng kahoy para yun ang pagtatapatan natin ng metal screw o wood screw para magkaroon ng tibay ang ating kisame. Dahil kung hindi natin lalagyan ng kahoy, lulusot yung ating exhaust fan. Masisira yung pinaka Hardiplex natin. Kaya kailangan natin lagyan ito. Yan. Kumporme sa inyo kung gusto nyo lagyan ng kahoy o bakal. Pwede rin metal paring. Kaya tutornilyo ko muna, timelapse ko muna to. Kagaya nga nasabi ko kanina, kung gusto nyo tanggalin tong pinaka-takip ng exhaust fan, batakin nyo lang tong pinaka pin lock. Ayan. Tapos kung ikakabit nyo naman, kailangan nyo lang gawin pagdikitin siya tapos ipasok sa butas and then yun, okay na yun. Tapos dito naman tayo sa pin light. Sa pin light naman, pinakita ko na to dati pero pakikita ko pa rin ngayon kung paano magkabit. Meron tayong tatlong pin na ikinakabit dito para ikabit. Kaya ipakikita ko sa inyo yan. Ito. Ayan. Tapos ito, di bali binutasan ko na, tinamaan yung pinaka-paring natin o metal paring. Di bali ginawan ko na lang siya ng paraan para hindi natin malahat ang pagkakatanggal ng paring. Ayan. Di bali ito yung tatlong pin na kinakabit natin para sa pin light. Okay? Pakikita ko sa inyo kung paano ikakabit. Okay? Ayan. Di bali, may two option kayo kung paano ikakabit tong pinaka pin lock natin o yung pinaka nagpapatibay sa ating pin light.
Andyan yung dalawang guhit na yan. Meron sa baba at meron dun sa bandang itaas. Ayan, ilalagay ko to sa bandang ibaba. Ayan, sa bandang ibabang to, eh, mas masikip yan. Ayan. Batak na batak ang ating pinlock. Kung gusto nyo namang hindi batak na batak, eh, pwede nyo namang ilagay sa pangalawa, sa medyo mataas na butas. Ayan. Gaya nito, nilagay ko siya sa pinaka taas. Kaya, yun. Okay. Tapos, ito namang isa. Di bali, pinakita ko na yan dati yung video to kung paano yung pinakabit yan. Di bali, ipitin nyo lang naman. Ayan. Paliliitin nyo lang siya. And then, pasok nyo sa butas. Ayun. Tulak nyo na. Ayan. Di bali, okay na yan. Tanggalin ko to isa para balance. Ayan. Ipitin nyo lang. Ayun. And then, tulak. Ayan. Matatag na ngayon yan. Ngayon, paano namang magtanggal? Ang pagtatanggal naman yan, simple lang din. Pwedeng kunin nyo dito banda, tulak nyo siya, o pwede nyo naman batakin. Yun, tanggal na ang ating pinlock. Ganun din. Sa lahat. Kaya, ganun lang kasimple. Tapos naman ito namang ating reflector, o yung pinaka-reflector cover niya, para dun sa loob ng ating ilaw, eh, pinapasok lang to. May stopper naman yan, hindi yan mahuhulog. Okay, dito naman, nakikita nyo, meron mga butas. Di bali ito, lagay ng tornilyo yan, kung sakaling gusto nyo yung tornilyo yan. Ito namang tatlong to, para naman dito sa ating salamin. Di bali, meron siyang tatlong kuntel na isa, dalawa, tatlo. Yan yung pinaka-kuntel natin na pagsasabitan dun sa ating pinlight. Tapos kung sakali namang maluwag ang ating kinakabit na ito, eh yan, pwede nyong sikipan. Tapos, pag sinasabit na natin yan dito, kailangan nating pihitin siya ng clockwise. Ayan, di naman siya maluwag, kaya okay na yan. Ngayon, itatap na natin. Di bali, ito yung ating line 2 at ito yung ating return. Tapos, ito yung ating sa exhaust pan. Di bali, tigisa lang, kukuha lang tayo ng isang piraso dito. Tapos, isa rin doon sa ating pinakailaw. Ganun lang kasimple ang mag-tap ng para sa ilaw at para sa ating exhaust pan. Pag binuhay natin ito, sabay na to. Okay? Balatan ko lang to. Paalala nga pala, bago kayo gumagawa ng tungkol sa kuryente, kailangan siguraduhin yung patay ang mga breaker nyo kung ito ay live wire. Okay? Para na rin sa kaligtasan ninyo. Di bali, madali lang naman na mag-connecta ng exhaust pan kasabay sa ating pin light. Kaya kapag binuhay natin ang ating switch, eh sabay na rin mabubuhay ang ating exhaust pan. Tapos, ngayon, kukuha lang ako ng ilang hibla lang. Dalawang hibla ng tanso ng number 14 para ibuhol dun sa manipis na wire ng pin light. Kasi kung ibubuhol natin agad dun sa makapal na tanso ng number 14, eh manipis nga yung hibla ng ating pin light, eh mapuputol lang ang hibla ng pin light. Ayan, kagaya ngayon, medyo makapal-kapal siya, kaya matatabunan siya nung wire na galing dun sa ating return. Ayan. Ayan. Tapos gamit tayong long nose para mapihigpitan natin ng maganda. Lagi nyo tatandaan, higpitan nyo ang dugsungan nyo. Bukod sa lagyan nyo ng electrical tape, eh ganda nyo ang dugsong. Tapos iliko natin ang dulo para wala talagang kawala yung ating electrical. Okay? Di bali, lalagyan ko na rin to ng electrical tape and then ta-timelapse ko na rin. Kung ano yung ginawa ko sa prosesong to na pinagsama-sama ko yung tatlo, eh ganun din ang gagawin natin dun sa kabila. Okay? Timelapse ko lang.
Okay, yun na nga, napakita ko na kung paano gumawa ng installation, kung paano pagsasabaying buhayin ang pin light at ang exhaust fan sa isang switch. Kaya sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayong araw. At dito ko na rin tatapusin itong video to. Kaya kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, subscribe ka na, and then makikiklik mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Kaya ito si Edward DIY and Travel. Muli, nagpapasalamat. Until next time, God bless.